ang ating Department of Justice, naghahanda po para sa isang briefer para sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa posibleng pagkaka-aresto dito kay Rodrigo Duterte at panunumbalik ng ating bansa sa membership po nito sa International Criminal Court. Alam po ninyo mga tol, ang membership kasi natin diyan sa ICC ay unilaterally binaklas po iyan ni Rodrigo Duterte noong 2018 at naging epektibo ito taong 2019 dahil siya po ay iniimbestigahan na ng ICC. Kaya makikita po talaga natin dito yung kanyang intention kung bakit niya po binaklas ang pagiging member po ng Pilipinas sa ICC. At dahil po diyan, nagkakaroon tuloy ng mga legal questions and political question kung either ba babalik o hindi babalik ang ating bansa sa pagiging miyembro nito sa ICC. Pero dahil nga po sa mga nangyayari sa nakalipas na panahon, kung saan ang mga Duterte mismo ang nagpapagulo sa gobyernong ito, nananawagan ng kung ano-anong destabilisasyon para lamang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, mukhang nare-reconsider na po ng ating gobyerno na manumbalik po dito. Kaya sana mangyari talaga ito mga tol. Kasi alam ninyo, ito po yung nakikita, personal ko pong opinion ito, na solusyon para po hindi na po ma-question pa ng kahit anumang legal na katanungan ito pong kung huhulihin ba o hindi si Rodrigo Duterte the moment na siya po ay labasan na ng warrant of arrest ng ICC. Kasi yung investigasyon, tingin po natin dyan, okay na eh. Eh, di ba sabi nga po nitong si dating Senador Antonio Trillanes, baka by next month lalabas na po ang warrant of arrest. Eh kung hindi pa po tayo miyembro ng ICC, talagang medyo malaking katanungan po yan kung paano po ito i-implement. Sa parte naman ng politika, para sa akin, okay lang po yan kung sabihin man nilang bumabalentong si Pangulong Bongbong Marcos sa punto na ito. Walang masama doon. Dahil after all, ito ay pakikinig sa panawagan ng taong bayan na talagang papasukin na at makipag-cooperate na po ang Pilipinas sa ICC. O, basahin po natin ha, ito pong balita na ito. Ngayon po ito, May 8, 2024. At ito nga po ay senior nitong si Antonio Trillanes. Ayon sa kanya, great job! Pakihatid po ang balita kina Dutz at Bato. DOJ prepares briefer for President Marcos. Ito po ang tweet ng ABS-CBN News sa kanilang X account. On the possible arrest of former President Rodrigo Duterte, including the possible return of the Philippines to the International Criminal Court, according to ASEC Mico Clabano. By the way, si ASEC Mico Clabano, ito po ang spokesperson ng Department of Justice. Ngayon, basahin po natin yung particular po ng balita. Sabi po dito sa balita, the Department of Justice is preparing a briefer for President Marcos Jr. on scenarios related to the International Criminal Court, including a potential warrant for the arrest of former President Rodrigo Duterte and the Philippines' return to the court after exiting in 2019. DOJ Assistant Secretary Mico Clabano said the department's legal team is preparing all scenarios for the president in relation to the investigation being done by the ICC into the drug war waged by the Duterte administration. Marcos has repeatedly said that the Philippines will not cooperate with the ICC and does not recognize its jurisdiction. Yan po talaga ang katotohanan ngayon eh, na medyo nagpapalungkot sa atin bahagya sa desisyon na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi talagang may paninindigan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam po ninyo, yan po ang pinapanalangin natin na mabago. Dahil tingin ko ito po ang tanging solusyon para ito pong mga destabilization plot na nanggagaling sa mga Duterte at supporter nito kahit paano mabawasan. Kapag ka wala na po yung ugat, unti-unti na pong mabubuwal ang puno. Matagal na pong kasabihan yan. At sigurado tayo na unti-unti pong malulusaw ang mga yan. Mabubulok yung partikular na
puno, magiging kahoy na lamang ito hanggang sa mabulok at mawawala na po sa eksena. Ganyan po ang nakikita ko in the event na tayo po ay bumalik sa pagiging miyembro ng ICC. Kaya sana mapakinggan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ng nakakaraming Pilipino na manumbalik po tayo sa ICC. In fact, last May 6 nito pong Lunes, ang ilan sa ating mga kababayang supporter natin, supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at mga loyalista, nagdaos po sila ng pagtitipon sa harapan po ng Senado. At kanila pong ipinaalam ang layunin na manumbalik po ang Pilipinas sa ICC at papasukin na po ito at makipag-cooperate sa isinasagawa o isinagawang o kung anuman ang gagawin ng ICC dito po sa Pilipinas. Tuloy ko po yung binabasa natin balita dito. Under the Rome Statute that created the ICC, the court may have jurisdiction over alleged acts that happened while the Philippines was a member. Ang nasasakop po kasi ng investigasyon na isinasagawa po ng ICC ay from 2011 hanggang 2019, nung tayo po ay miyembro pa po ng ICC. Kaya naman, lahat po ng mga nangyari na crimes against humanity on that period, yun po ngayon ang maaaring papanagutan nitong si Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kasama. Sa balita po, nare-reaksyonan din natin mamaya, babanggitin po doon ang mga pangalang Senator Ronald De La Rosa, Bongo, at even ito pong si Vice President Sara Duterte na maaari pong labasan ng warrant of arrest. Yun po ay ayon din sa pahayag nitong si Antonio Trillanes. Tuloy po natin ang binabasa po natin na balita. Ask if the president requested for the briefer, Clavano said that the task has always been part of Marcos' directive on matters concerning Duterte and the ICC. Sabi po ni spokesperson Clavano, aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno na hindi papapasukin ang ICC ay posible namang mag-iba. Yan ha. So, it will have to be very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw once the ICC warrants of arrest, if ever, are issued. Then, he will know kung ano yung mga legalities, ano yung mga options niya and remedies din. The DOJ stressed, however, that the policy on not recognizing ICC jurisdiction has not changed. Ha? Malinaw po yan sa kasalukuyan na hindi po fake news itong ginagawa natin. Kaya nga po yung titulo natin, nagtatanong po tayo. Pilipinas, magbabalik na ba sa pagiging member nito sa ICC para sa pagkakaaresto o para maaresto itong si Rodrigo Duterte? Nagtatanong po tayo dyan. At sana, mangyari po talagang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Naku, iyakan ng mga didishit pang nagkataon. O, tuloy ko po ha. Sabi po pa po dito nitong si Clavano, kahit wala pa pong issue sa warrant of arrest, kasama na po talaga iyon sa pinapag-aralan ng DOJ from the legalities. Yung possible re-entry natin to the Rome Statute, all of those were already indicated to begin. Ngayon mga tol, sa tingin ninyo ba dapat pumasok ang Pilipinas muli sa ICC? Ano ang inyong masasabi tungkol sa bagay na yan? Ako kasi sa personal kong opinion, yan lamang ang tanging paraan para tayo ay tuluyan ng tumahimik laban po sa mga ginagawa ng mga Duterte at ng mga supporter po nito. Matitira po dyan ang ilang mga amuyong nila dyan, sigurado tayo dyan. Pero kapag ka nawala na po yung pinakaugat, dahil ito po ay naaresto na at ikukulong na possible sa dahig, pilay na pilay po yan. At kinalaunan, maniwala kayo sa akin mga tol, pati yung mga kunyaring kumakampi dyan kay Rodrigo Duterte ngayon, bigla po yan magbabaligtaran o kaya mananahimik na lamang. Oh, ano pa ang sinasabi dito ha? The Duterte administration withdrew the ratification of the Rome Statute and pulled out of the ICC in response to a preliminary inquiry into alleged crimes against humanity during the government's so-called drug war. The palace said then that the Rome Statute was not properly ratified because it was not published in the newspapers
which is a requirement for laws but not for treaties. The DOJ's announcement comes after former Senator Antonio Trillanes Deport claimed an arrest warrant would be issued against Duterte soon. He also claimed that there are coup rumors within the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. O para hindi po tayo chismoso dito, pakinggan po natin mismo yung pahayag na yan ni Antonio Trillanes sa naging press conference niya kahapon dyan po sa City of Mandaluyong. Hanapin ko lamang po ah, saan ko ba banda yun na nakita. Okay? Yung pahayag nitong si Antonio Trillanes kaugnay po ng mga issue na ating pinag-uusapan ngayon. Sandali lamang mga tol, nakalimutan kong ilagay kagad sa screen ito. Cooperate. Yan. No? Meron na pong nag-cooperate dun sa mga kinausap. Umpisahan po natin para mas maliwanag at pakinggan, panoorin po natin. Dito sa mga updates sa ICC ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. So ito rin, sila rin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa amin na noong mga panahon na sinasabi ng Duterte officials na mag-dismiss yung kaso, wala raw ebidensya, pero sinasabi namin na magsisimula yung preliminary examination at magsisimula yung investigation at yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating team dito sa Pilipinas. So lahat po ng naipasa namin, informasyon sa publiko ay accurate naman. No? Kaya ito nga, kapag sinasabi namin na na-issuehan ng summons itong mga PNP personnel at meron na pong nag-cooperate. No? Meron na pong nag-cooperate dun sa mga kinuusap ng ICC. Kaya buong-buo na yung kaso. Kaya nga talagang it's just a matter of months or weeks for that matter, lalabas na yung warrant. Are you at liberty kung may information kayo kung sino-sino yung magbibigyan ng warrant? Base sa aming impormasyon, ang unang mga bibigyan ng warrant is si Duterte. Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. O kaugnay ng possible na paglabas ng warrant of arrest dito kay Ronald de la Rosa, ngayon ay binabansagan na ng netizen na the puncher man, eh meron po siyang sagot dyan. Kaya panoorin po natin ang balita mula naman po sa ANC. Senator Ronald De La Rosa shrugging off claims by former Senator Antonio Trillanes, arrest warrants from the International Criminal Court over the Duterte administration's bloody drug war may be served as soon as next month. See, Trillanes claimed the arrest warrants will come in batches. First for former President Rodrigo Duterte, then for Senators De La Rosa and Bongo. Senator De La Rosa, though, is not holding on to the pronouncement of President Marcos. He won't... Kamali yung reporter, ha? Is holding on. Iko-correct niya naman yan sa later part ng video na ito. Pinangahawakan pa rin daw po nitong si Senator Ronald De La Rosa ang sinambit ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tayo po'y hindi makikipag-cooperate sa ICC. Pero, on the other hand, mga tol, ha? Magkaiba kasi yung hindi makikipag-cooperate sa manunumbalik. Pag tayo'y nanumbalik sa ICC, it means obligation na po natin na makipag-cooperate dito. Kaya yun po yung ating ipinapanalangin ngayon. Tuloy po tayo dito. Allow the ICC to enter the Philippines. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang police na mag-implement ang warrant na yan, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Ulit-ulit lang yung sinasabi niya, wala namang nangyari. Sila, hintayin natin kung may mangyayari din.
Bring it on! Bring it on. Kaya mag-aantay talaga tayo ngayon, mga tol. Ano, kung meron talagang warrant of arrest at kung ano ang magiging desisyon dyan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. After all, ang sinasabi din itong si Trillanes sa mga previous interview niya, sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung kanyang dapat sabihin at gagawin niya kung ano yung dapat niyang gawin sa nararapat na panahon. Yan ang paniniwala nitong si Trillanes. In short, mga tol, baka magkaroon ng pagbabago kapag ka meron talagang warrant of arrest na mula po sa ICC. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Ito ay kaugnay dun sa kanyang involvement dun sa AJ case when she was mayor of Davao City. Kasi maaaring sinimulan ni Duterte yung extrajudicial killings when he was mayor, pero nung nag-mayor si Sara Duterte, ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Yan. Balikan natin yung salaysay nitong si Arturo Las Cañas. Hindi ko na po nailagay dito sa screen, pero itatry ko na lang alalahanin sa aking memorya. I hope my memory serves me right, ha? Nung lumabas muli ito pong si Arturo Las Cañas sa harapan po ng publiko, agad niya pong binanggit na ang pangalang Sara Duterte. In fact, tinawag niya pa nga po itong nagpasimuno ng na siyang nagpasimuno ng tinatawag na tokhang. Ayon kay Arturo Las Cañas, ang utak daw ng tokhang originally ay si Sara Duterte. Ito po ay nung nanungkulan bilang mayor from 2010 to 2013 si Sara Duterte, at ang noon ay chief of police nito o city director nito diyan sa Davao City Police Office na si ngayon ay Senador Ronald De La Rosa. Ang instructions daw po nitong si Arturo nitong si Sara Duterte kay Ronald De La Rosa ay dukutin ang mga dating pinapatay sa Davao dahil sila po ay napagbibintangan, na kriminal o kung anuman, ano? Kasi yun ang nakagawian di umano noon sa panahon ni Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw ni Sara Duterte na natatanong pa sa mga bagay-bagay tungkol doon. Kaya ang instruction ay dukuti na lamang at walain, o sa madaling salita, patayin at ibaon na lamang sa lupa. Yan po ang mga naging pahayag ni Arturo Las Cañas nang siya po ay muling nag-survey sa publiko, implicating now the vice president of the country. Ang naging respond po dyan nitong si Sara Duterte ay pamumulitika daw po ito. At bakit daw po ngayong panahon na lamang na vice-presidente na siya, saka lamang po idinadawit ang kanyang pangalan. Subalit meron pong tugon si Arturo Las Cañas sa kasagutan na yon nitong si Sara Duterte. Sabi ni Arturo Las Cañas, sometime in 2020 pa nang siya po ay gumawa ng testimonya, mahigit po sa 100 pages panulat na, no, written statement yung kanyang ginawa, at doon talagang sinama niya na ang pangalang Sara Duterte para po sabihin sa ICC na kasama ito sa paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. Kaya kung ang pagbabasihan natin ngayon, yung testimonya nitong si Arturo Las Cañas, noon pa, hindi pa vice-presidente si Sara Duterte, nasa ICC na ang kanyang pangalan para po ireklamo. Ngayon, i-relate po natin itong mga pinag-uusapan natin sa nangyayaring hearing sa Senado. Alam po ninyo, ilang beses ko na po itong sinabi sa ating mga live streaming. Ang nagiging paniniwala ngayon itong si Senator Ronald De La Rosa at ng mga DD sheets ay testimonya, ang naging testimonya nitong si Jonathan Morales ay makatotohanan. Ibig sabihin, by mere testimony of Jonathan Morales, sa kanilang pananaw ay katotohanan na ito. Kaya i-relate natin kay Arturo Las Cañas. Kung ganun ang paniniwala ng mga DDSheets, dapat paniwalaan din nila ngayon ang sinasabi ni Arturo Las Cañas, even itong si Edgar Matubato, dahil nga po sila ay nagpapahayag ngayon ng testimonya, in particular sa International Criminal Court. O ngayon, paniwalaan nyo yan si Jonathan Morales kung gusto nyong paniwalaan, mga DDSheets, pero kami, hindi kami naniniwala kay Jonathan Morales.
At dito naman sa mga pahayag ni Arturo Lascañas, ako personally, hindi din ako basta-basta naniniwala dyan. Kaya inaantay ko talaga na magkaroon po ng full-blown trial sa Dahig at malaman natin once and for all kung ang mga binibintang ba dito kay Rodrigo Duterte ay makatotohanan o hindi. Dahil yun lamang ang magsasabi kung yung mga sinasabi ba nitong si Arturo Lascañas at saka si Edgar Matubato at iba pang mga maaaring maging testigo sa kinakaharap na yan na crimes against humanity nitong si Rodrigo Duterte sa ICC ay totoo o hindi. Hindi dahil sinabi ito ngayon ng isang senador na naniniwala kay Morales, at the same time, sinabi niya rin authentic ang documents dahil may butas po ito ng puncher. No? Ngayon, balik po tayo dito po sa usapin sa paglabas ng arrest warrant mula sa ICC na sinasabi o ipini-inform po sa atin nitong si Antonio Trillanes. Na ito na yung tokhang version ng EJ case. At mayroong ebidensya laban sa kanya at ito ay hindi pa disputed as of now. So ganun yung nakikita natin by batches. Unang batch, isa lang. Pangalawang batch, tatlo o apat. Then, yung mga ibang implicated na PNP officials. May binanggit kay June and July. Kasi sa nearby, yung June yung first batch, July yung second batch. Hindi natin masabi. Sa totoo lang, yung print, ito estimates lang ito. Based dun sa historical records ng pag-issue ng warrant ng pre-trial chamber. So yung pre-trial chamber, as early as 30 days from the application of the warrant, naglalabas na sila ng warrant. So you will count from there. Salamat sa impormasyon about kay Senator Fing Lacson. Actually, binanggit na po natin yan sa unang-unang live streaming pa po natin regarding kay Jonathan Morales. Kung inyo pong natatandaan, nang naglabas sa publiko itong si Jonathan Morales bilang pumirma daw po o gumawa ng mga dokumento sa so-called kasinungalingan nilang PIDEA leaks, atin pong tinalaka yung balita sometime in 2002 pa. At noon, itong si Jonathan Morales ay Police Officer 1 pa lamang. Nung mga panahong iyon, siniraan niya na itong si dating Chief PNP, ay hindi, kung di ako nagkakamali, it was in 2001 or 2002. Ano? Kasi naging Chief PNP si Pampilo Lacson hanggang sa matapos yung termino o nang matanggal na sa pagkapangulo itong si dating Pangulong Estrada. Pero kung babalikan po natin yung balitang pinakita ko na yon, doon makikita talaga natin na noon pa man, si Morales ay talagang meron ng mga kwento-kwentong kutsero para lamang makuha niya ang atensyon ng publiko. At sa paningin ko naman, with due respect sa mga balita o sa mga kapwa ko content creator ngayon na nagsishare nung issue na yan, eh tingin ko irrelevant po iyon doon po sa PIDEA leaks. Ganun pa man, maaari pa rin gamitin yon para po i-discredit ang kredibilidad nitong si Jonathan Morales. Pero sa akin kasi mga tol, kung bakit hindi ko na yan kinocontent pa, ay ang paggiba ko sa kredibilidad nitong si Jonathan Morales ay hindi ko na ibabase doon sa alegasyon niya kay Senator Ping Lacson. Kasi marami ring naging alegasyon kay Senator Ping Lacson na maaaring kumontradict doon po sa magiging opinion ko sa parte na yan. Kaya doon na lang ako nag-focus sa kinakaharap na kaso, particular nitong si Jonathan Morales sa korte sa kasalukuyan. Yung false testimony, at the same time, yung pagkakatanggal niya sa Philippine Drug Enforcement Agency for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya yun yung nagiging lagi nating point sa ating mga live streaming to discredit the credibility of this Jonathan Morales. Anyway, salamat po dyan sa impormasyon. Nakita ko kasi sa screen kanina . Tuloy po natin ngayon ang pakikinig dito po kay Antonio Trillanes. Si President BBM, may several pronouncements na hindi makikipag-ugnayan,
And I think Justice Secretary Limuya, binantan pa yung mga taga-gobyerno nakikipag-participate sa ICC investigation. Anong epekto nito sa kaso kung meron? Ako naniniwala na si President Marcos ay magbabase ng kanyang desisyon doon sa mga prevalent circumstances. Kaya nga palagi ko sinasabi, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. No? At through the past several months, nakita natin, noong una nga, sinabi niya, kinukonsidera na pumasok muli sa ICC at Pilipinas. At ano yun? So, iba yun dun sa eventually sinasabi. Pero in light of the political developments now, I think, maaring magbago pa ang isip ni President Marcos. Depende sa circumstances, pag lumabas na yan, warrant na yan. Tama, di ba? Wala namang problema kung magbago ang isip dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tayo ngayon, mga netizen, kasi alam po ninyo, mas malakas ang kapangyarihan ng social media. Kapag ka nagkakaisa po tayo at every now and then ipinananawagan po natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na manumbalik na po tayo sa membership sa ICC, baka madinig po tayo ni PBBM. At kung sakaling magbago ang kanyang desisyon, ang tanging dahilan niya lamang dyan, syempre, ay pinakinggan niya ang taong bayan. Napakagandang kadahilanan po inon para sa isang political decision na maaaring gawin ni PBBM. Napakasimple, di ba? Kapag ka siya ay tinitira ngayon ng mga kritiko, pabale-balentong ka sa iyong mga desisyon, ang isasangka lang na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, nakinig ako sa panawagan ng taong bayan. At ito nga ang manumbalik tayo sa ICC. Sana mangyari, ano? Anyway, tuloy tayo rito. Itong kaso nito was written in bloodshed. Pag ba in-arrest na ito, magkakaroon din ng bloodshed? Not necessarily, no? Kasi, ano nga yun, ano? Depende yan kung gagawin yung pang-aresto, let's say sa Davao, or kung magbabarikada sila doon, maraming scenarios. Pero ako naniniwala na pag lumabas yung warrant of arrest, padadaanin ito ng ICC sa Interpol. At ang Interpol, meron tayong obligasyon. Kasi international agreement yan, kailangan natin i-honor yan. At kailan lang humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tevez. So, ganun yun eh. Mag-reciprocate ka. So, naniniwala tayo pag nilabas yan at inisyo through the Interpol, mag-file yan sila ng petition for PRO sa Corte Suprema para magkaroon sila ng oras dyan. Pero, ano lang yan? It's just a matter of time. Eventually, nilipas yan PRO na yan. If at all, at ang mga scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya ng ginawa ni Tevez, or magtatago siya, kagaya ng ginawa ni Kibuloy. No? Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga-Davao pagka ganun. Fokus sa kanya, pangalalaki siya, eh, nagputo siya ng pagpatay eh. At saksin buhay yung buong Pilipinas doon sa pagputos niya na yun. Pinagmamalaki niya yun. May basher. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers
were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unit team, I would say that the state of the nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Yan. Panapat po natin yan palagi sa mga basher, ano? Ngayon, balik tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Isa lang ang malinaw sa akin dito, mga tol. Wala nang makakapigil kung sakasakaling lumabas ang Warrant of Arrest in the event na tayo manumbalik sa pagiging member ng ICC. Kaya yun po ang pananawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Manumbalik na tayo sa membership sa ICC, at sana mangyari po yan soonest possible time. Hanggang dito na lamang, no more shoutout. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.